Nakakaramdam tayo ng kaunting ginhawa pagsapit po ng September 5, Martes po yan. Ngayon po ay Linggo, pagsapit po ng Martes. Yung karamihan po sa ating mga kababayan, actually buong Pilipinas ito, no? Pero yung iba siyempre hindi pa rin susunod dito sa executive order na ito. Pero nangako naman ang gobyerno na magbabantay sila para strictly ipatupad itong price ceiling na itinakda po ng executive order ni Pangulong Bongbong Marcos dito po sa presyo ng bigas. So, sa ano ka coffee, pagbili ninyo ng Martes, hopefully no, sumunod yung mga tindahan, sumunod yung mga retailer na ang itinakdang presyo po, ang maximum po para sa regular milled rice ay 41 pesos po per kilo at 45 pesos naman po para sa well milled na kilo ng bigas. Simula po yan sa September 5, 2023. Sa Martes po yan, sa dalawang tulog na lang ka coffee, tatlong tulog pala. At mararamdaman na po natin kahit papaano itong pagbaba ng presyo ng bigas. Kasi totoo yan, marami talaga ang ating mga kababayan medyo umaray dito sa mataas na presyo ng bigas. Ipatutupad simula po sa September 5, 2023, itong Executive Order number 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda po ng price cap sa bigas. Actually, may mga umaalma pa rin dito, yung mga rice retailers natin, dahil sila daw yung maapektuhan nito at nagbabanta pa nga ang iba na huwag na lang sila magtinda ng bigas. Kasi kung malaki nga ang kanilang kapital, kung 49 ang kanilang puhunan at ibibenta ito nila ng 45, abay lugi po sila. No? Yan ang kanilang mga argumento, which is valid din naman kasi itong mga pang-abuso, yung mga malalaking negosyante, sila dapat yung pinupunteriya dito. Pero kinakailangan natin ng aksyon dito at ito ngayon naging tugon ni PBBM. Of course, nagkaroon naman ng konsultasyon yan bago magkama po this executive order. Inihayag po ng Presidential Communications Office o ng PCO nitong Biyernes lamang po yan, kahapon lang, na magsisimulang ipatupad ang naturang kautusan kapag nailathala na po ito sa pahayagan na may pambansang sirkulasyon. Yan kasi yung polisiya ka-copy na dapat ma-inform muna ang buong Pilipinas, no, na magkakaroon niya ng ganitong changes sa presyo ng bigas. Lalo pa ito, very crucial ito ka-coffee, itong produkto na ito, very staple ito. Kasi tayo mga Pilipino, malakas talaga tayo kumonsumo ng bigas, no. Yung ibang bansa, hindi masyadong umaaray dahil ibibihira kumain ng kanin, no, tinapay, pizza, ganyan yung kanilang mga pagkain dyan. Pero dito sa Pilipinas, hindi kompleto ang kain mo kapag walang bigas. Batay sa kautusan po, hindi dapat lumampas sa 41 pesos ang presyo po ng kada kilo ng regular milled rice at 45 naman po kada kilo ng well-milled rice. Ano bang difference niyan ka coffee? Pero sa tingin, hindi ko kasi alam ang difference itong well-milled at regular milled, no. Basta mas masarap, mas mahal. Parang ganyan ang principle, no. Pero ang ibang nagtitinda ng bigas nangangamba na hindi nila kakayanin ang itinakdang presyo ng palasyo dahil sa mas mataas ang kanilang puhunan. Actually, valid din naman. Pero may mga ibang organisasyon ka-coffee, yan, nagsasabi sila, mataas pa nga raw itong 41 to 45, no? Anong organisasyon ba yan? Ito, yung kinusang magbubukid ng Pilipinas, itong KMP. Sabi nila, itong itinakda ni PBBM na 41 at 45 pesos, pwede pa raw pong ibaba yan, no? Naku, lalo magagalit ang retailers. Bakit nasabi ng ano yan, ng KMP o ng kinusang magbubukid ng Pilipinas? Ganito. Sa totoo lang, kaya pang ibaba ng mas mababa kesa sa 41 at 45 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice at well milled rice kung susundin lang ang rule of thumb sa pagtatakda ng presyo ng bigas. May rule of thumb ka-coffee, no? Yun lang dapat. Ang problema kasi may mga abusong negosyante, no? Kaya doon nagtataas. Halimbawa, ito may example pa sila dito. Kung nabili ang ng rice trader ang median price ng 19 pesos hanggang 22 kada kilo ng palay at idadagdag pa ang mga gastusin sa milling, syempre gagastos ka rin dyan sa pagbibilad noong palay o drying, sa huling, sa transportasyon at iba pa. Kung babatay sa rule of thumb, dapat nasa 30 pesos hanggang 37.40 lang ang magiging presyo ng kada kilo ng bigas. So kung papansinin mo, base dito sa rule of thumb na tinutukoy ng KMP, no, sa kanilang computation, so binili mo sa magsasaka ng 19 pesos ang palay, and then para maging bigas na yan, umabot ang konsumo mo dyan hanggang 37. So kung dali mo na sa merkado, sabi nila, pwede pang mas mababa pa sa 41 pesos. Pero syempre, lalo magagalit na naman itong mga maliliit na retailer. Yung mga mayayaman, hayaan na natin yan. Yung ibang mga malalaking kumpanya, kaya nilang mag-survive. Pero yung mga retailer ka-coffee na bumibili lang din ng isang sako, dalawang sako para pantinda sa kanilang sari-sari store, apektado. Pero unawain din natin ka-coffee, kung kayo po bibili sa inyong suking tindahan, no,
simula po sa Martes ka Coffee kung bibili kayo. At for sure ang mangyayari yan, hindi pa lahat susunod dito sa executive order na yan, pero ang dapat sumunod, no? Pero ako sa tingin ko, unawain din natin yung ibang tindahan na hindi pa agad susunod, lalo na yung mga maliliit nga tulad ng sinasabi natin kanina. Kung may sari-sari store malapit sa inyong bahay, binili lang din nila yan ng isang sako, binili lang din nila yan ng dalawang sako, let's say 50 pesos per kilo ang kanilang puhunan. Kung ibibenta nila ng 45, ay malaking lugi na. So ang suggestion ko, ito yung personal na opinion ko lang ito ka Coffee, kasi ang dapat naman talaga sumunod sa EO, no? Pero bilang konsiderasyon na lang din sa mga small retailers, ay bilhin muna natin, no? At siguro sa susunod na supply na lang siguro, ayan, siguro kinabukasan or 2 days after, yan, kung bago na ang kanilang supply. Pero actually, masalimuot pa na usapin ito ka Coffee. Medyo marami pa tayong dapat i-address dito. Marami pa pong dapat i-settle dito sa usapin na ito pagdating po sa usapin ng presyo ng bigas. Kasi again, buhay nga natin talaga itong bigas na ito. Sana mabilis na ma-address ito ka Coffee. At least nagkaroon ng immediate lang ito ka Coffee. Immediate response lang ito, eh. Itong price ceiling na ito, eh. Kaya naman, hindi mo maintindihan ito si Senator Risa Ontiveros. Bakit magagalit siya dito? Nasasabihan niya ito ng trabahong tamad. Immediate response ito. Hindi naman sinabi na ito yung long-term solution. Dahil ang long-term solution ay in-implement na a few months ago, no? Pero yun na lang, hindi pa agad mararamdaman yan. Hindi naman ura-urada yan. Ben Madriaga, good morning ka Coffee mula dyan sa Maui. Uy, taga Hawaii, kumusta po kayo dyan? Kay Rosalinda Ramos, good evening po sa inyo. Kay Franz Fortes, problema na nila yon September 5 starting. O dapat ipaubos na ka Coffee yung kanilang supply, no? ubusin na yung supply nila. Lunes, Martes yan. Ipabili na agad ito ka Coffee, no? May ilang araw pa naman para dito. Oy, Lay, nakikinig sa atin. Lay, happy viewing sa'yo. Nasaan ka? Isa rin lagalag ito si Lay Padilos, no? Shoutout po sa iyo. And, oy, batiin din natin ng good morning. ng happy birthday si Ma'am Gloria Kobayashi, ma'am. Nakikinig ka ba sa atin ngayon? Happy, happy birthday po sa inyo. Siyempre, ang lagi nating hiling sa mga nagbe-birthday, healthy dapat, no? Good health lagi at more blessings pa po para mas malakas yung ating katawan, mas makakapaghanap buhay tayo at magagawa natin yung gusto natin. Happy birthday po ulit kay Ma'am Gloria Kobayashi. Shoutout po sa inyo, ma'am. Huwag umasa sa gobyerno, sabi ni Lurk in the Dark. Actually, support lang ang gobyerno, ka-Coffee, no? Hindi natin pwede iasa lahat sa gobyerno. Actually, sa problema natin sa pagtaas ng presyo ng bigas, ang isang solusyon dyan, kasi hindi naman agad-agad yung solusyon ng gobyerno dyan, paramihin natin yung source of income. O kaya kung everyday nagmi-milk tea ka, baka pwedeng twice a day ka na lang muna mag-milk tea, no? Bawasan muna yung pag-milk tea. O every week, may isang bote ka ng Red Horse o ng Gin Bilog, ibawasan muna, no? Bawasan muna yung mga unnecessary, no? Yung iba pa, necessary, no? Pero less important na mga bagay para mabigyan daan natin itong mataas ang presyo ng bigas. O, nasa Davao pala si Franz Fortes, Uniteam laban lang hanggang dulo. Kasi kung itong paulit-ulit natin, eh, itong mga nangyayari, bahagi ito ng pagsubok ng ating gobyerno. At hindi ang solusyon dito ang pagbitaw sa gobyerno o hindi pagsuporta sa gobyerno. Kasi kung bumagsak ang gobyerno, mas lalo tayong kawawa, di ba? Marami ang magsasuffer sa ating mga kababayan. Ito yung problema, no? At hindi lang na ito dito sa Pilipinas, nangyayari din po ito sa ibang bansa. Nararamdaman din ito dahil itong inflation, isang phenomenon din yan, nangyayari yan sa buong daigdig. At kinakailangan natin suportahan pa rin ang gobyerno. Hindi araw-araw Pasko, ikang nga ka-Coffee, no? May mga pagkakataon na medyo ito yung ating nararanasan, and hindi ibig sabihin at titiwalag na tayo doon sa pagsuporta natin sa administrasyon. At dyan pa rin po tayo para sumuporta kay PBBM. Leti Jan, happy viewing po sa inyo. Akala kasi ni Ontiveros, siya lang ang matalino, eh. Mahiya ka naman, madam, sabi ni Leti Jan. Tito Ed, nag-visit. Hello sa inyo. Good evening din. Kay Mama Chris Hernandez. Oy, nag-abot din tayo, ma'am. Nasa North Carolina, happy viewing po sa inyo. Ka-Coffee, minsan lang kita nakikita, naka-subscribe at may notification bell. Uy, Shuni, hello po sa inyo, Shuni, shoutout po sa inyo. At batiin din natin yung mga ka-Coffee natin na nakikinig naman sa Facebook. Si Ma'am Isabelita Lamarca, si Teresa Lagustan, at si Eduardo Mangadap, Elvi Merculio, Alejandro Bautista, Sir Joel de Jongoy Lacson, at Thomas Chiwa Dumapit, shoutout po sa inyo, happy viewing po sa inyo na nasa Facebook. Ka-Coffee, marami pa rin po tayong viewers sa Facebook.
na hindi pa po naka-follow o hindi pa po naka-like, yan, click lang po yung follow or click lang po yung like diyan sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Ka-coffee, available na po ang ating mga ka-coffee merchandise, yung mga shirts natin ka-coffee, no? If interested kayo, message lang po ako sa aking Facebook page para ma-replyan ko po kayo. May mga bago tayong designs na lalabas in the coming days, no? Pa-shoutout din po kay Dina Campos, according kay Sir Leonardo. Oh, shoutout po sa inyo. Ma'am Dina, happy happy viewing din. Nakikinig din sa atin si Belle Aquino, nandiyan dyan po sa Vienna, Austria. Happy viewing ko sa inyo. Madam ito, madam na madam ito. Donyang Donya. Happy viewing sa iyo, madam. Dito, Ed, nag-visit. Walang mahirap sa Pinas kasi karamihan, mas gusto pa nila yung luho nila ang inuuna. Actually, may punto ka rin dito. Dito, Ed, nag-visit. No? Yung iba kasi, uunahin pa yung mga hindi naman importante. No? Tama ka dyan. No? Pero hindi naman lahat. Marami pa rin tayo ka-coffee na biktima ng kakulangan sa oportunidad, biktima ng panlalamang, nalalamangan ka-coffee, no? At ganyan ang dinaranas. Linda Refuerzo, good evening ka-coffee, watching from Dallas, dyan po sa Texas. Happy viewing din po, nasa London, si Ma'am Susan Guzman. Afos, shoutout po sa inyo. Kaya nga, sana no, gumanda yung buhay ng ating mga kababayan buong Pilipinas para umabot man po ng 50 ang kilo na bigas, afford na natin, no? Kaya isang solusyon din, paramihin natin yung ating sources of income, no? Para hindi tayo masyadong nabubugbog dito pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Yeah, wow naman, madam na madam. Oh, yayamanin, no? Anyway, Kakoffee, sige, please like and follow Kakoffee. Sa mga hindi pa naka-follow at share Kakoffee kung hindi po kalabisan. At nasa YouTube, subscribe lang po kayo. May isa pa tayong topic.